welcome to another video. Today, pag-uusapan natin ang prepositions na in, on, and at as prepositions of time. Alam ko na marami talagang nahihirapan pagdating sa prepositions kasi nga naman, nakakalito naman talaga ang mga prepositions in English. Minsan, pagkatapos mong aralin ng mga basic rules sa kung paano sila gamitin ng tama, bigla na lang merong wait, there is more. Palagi na lang merong exceptions to the rules. And katulad nga ng sinabi ko kanina, we're going to focus on these three prepositions in, on, and at as prepositions of time. Kung bago ka pa lang sa aking channel, you might want to subscribe and pakiclick nyo na rin yung notification bell right next to that subscribe button para ma-notify ka agad whenever I have new uploads. Be ready for a quiz kasi bibigyan ko kayo ng isang quiz at the end of the video. Let's start with in. In is used to refer to periods of time, katulad na lang ng seasons, months, years, or even longer periods of time like centuries. I'll give you an example. Classes start in June. Sa sentence na to, ginamit natin yung in kasi binanggit lang natin ay month, no? Ang binanggit lang natin sa sentence na ito ay June, which is a month. All right? Kaya it's a period of time. You just have to use the preposition in. Madali, di ba? The second example is, I started working here in 2014. Sa sentence na yan, binanggit ko lang yung year, which is 2014, kaya ang preposition na ginamit ko ay in. Ngayon, paano naman kung gusto kong banggitin yung month at saka yung year? For example, I started working here in June 2014. Okay, sa sentence na yan, binanggit ko yung month and yung year, which is June and then 2014. Pwede yan. Pwede nyo rin gamitin yung preposition na in dyan sa sentence na yan. Now, this is the next example sentence. We do not go to the beach in summer. In that sentence, I used the preposition in because summer is an example of a season. Okay? Kapag season lang yung binanggit ninyo, gagamitin nyo yung preposition na in. Ano-ano ba yung mga seasons in English? Dito sa Pilipinas, wala naman tayong four seasons, di ba? Andun sa ibang bansa na merong four seasons, meron silang winter, spring, summer, and fall or autumn. Usually, sa American English, ang ginagamit nilang term is fall, and then sa British English, ang ginagamit naman nila ay autumn. Pero parehas lang naman talaga ng ibig sabihin yung two terms na yun, or two names of seasons na yun. Next is, she rose to fame in the 1990s. Dyan sa sentence na yan, yung 1990s is a century. This is the time between 1990 and 2000. Tandaan nyo ha, sa phrase na yan, kailangan nyo ng definite article the. It should be in the 1990s. Pwede nyo rin namang sabihin na in the 90s. She rose to fame in the 90s. Madali lang, right? Okay, now punta na tayo sa preposition at. At is used to refer to specific times on the clock or points of time in the day. Halimbawa, at 3 p.m. I'm going to meet her at 3 p.m. Okay, so since binanggit natin yung eksaktong oras, 3 p.m., ang ginamit nating preposition dyan sa sentence na yan ay at. You have to be mindful when you tell the time in English. Kasi isa yan sa mga common errors ng mga learners ko. Example, instead of saying at 3 p.m., or at 3 o'clock in the afternoon, ang sinasabi nila at 3 p.m. o'clock or at 3 p.m. o'clock in the afternoon. It is never correct to say at 3 p.m. in the afternoon. Hindi yun na kailangan dagdagan ng in the afternoon kasi p.m. already means it's in the afternoon, right? So hindi yun na kailangan dagdagan ng in the afternoon yung phrase na yan. The next example sentence is, I'll be there at noon. Sa sentence na to, ginamit natin yung at because we mentioned the term noon. Pwede nyo rin sabihin at midday. Yung noon and midday are just the same. I will give you some more examples of points of time in the day. At dawn, or it's also called sunrise, yan yung pagsikat ng araw. So sa ganyang phrase, you also use the preposition at. Another one is
at dusk or at sunset. Magkaparehas lang ng ibig sabihin yan. In Tagalog, paglubog ng araw. So you can use at in that phrase. You can also say at lunchtime, at dinner time, at night. One thing that you have to be careful about is with morning, afternoon, evening, and night. Kapag gagamitin nyo is yung term na night, you have to use the preposition at. So we say at night. Pero sa morning, afternoon, and evening, you have to use the preposition in. So you say in the morning, in the afternoon, and in the evening. Don't forget the definite article the doon sa phrases na yon. Okay? So in the morning, in the afternoon, and in the evening. For example, the party started at 3 p.m., but she arrived at dusk. 3 p.m. is a specific time. We used the preposition at before that. And then, dusk is a point of time in the day. So, ginamit rin natin yung preposition at before that word. I'll visit you at lunchtime. So, lunchtime, ginamit natin doon sa sentence na yon. And so, preposition at din yung ginamit natin because lunchtime is a point of time in the day. There are also some fixed expressions that use the preposition at. For example, at present. Ang ibig sabihin ng at present is now, presently, or currently. For example, at present, a lot of the employees in my company are working from home. So, at present means currently or now. Another example is at the moment. At the moment means at the present time or now. For example, a lot of people are looking for a new job at the moment. Ibig sabihin yan, a lot of people are looking for a new job now. At the end of, isa pa yan, ginagamit din natin yung preposition at sa phrase na yan. At the end of, after ng of, babanggitin nyo yung year or month or week. For example, at the end of September, so September is the name of a month. At the end of September, or at the end of the year, or at the end of the week. Ibig sabihin sa katapusan ng September, katapusan ng taon, o sa katapusan ng linggo. Another example is at the same time. So at din yung ginagamit natin sa phrase na yan. Ibig sabihin yan is simultaneously. So ginagamit natin tong phrase na to when we talk about two things that are happening at the same time. So, dalawang bagay o dalawang pangyayari na nangyayari ng magkasabay. For example, you should press the buttons at the same time. Ibig sabihin yan, pipindutin ninyo yung dalawang buttons ng magkasabay. Ginagamit din natin ang at when we talk about festivals or special periods of time. Like, for example, at Easter. Pag sinabi natin Easter, kailangan at ang gagamitin nating preposition dyan. Or at Christmas. At Christmas, a lot of people go shopping in the malls. Pero kapag dinagdagan na natin ng word na day, for example, Christmas Day, ibang preposition na ang gagamitin natin dyan. We have to use the preposition on. So, on Christmas Day, ibig sabihin dun sa araw mismo na yon, alright? And then when we say at Christmas, hindi mismo dun sa araw mismo ng Pasko, kundi doon sa panahon ng Kapaskuhan. Since nabanggit ko na rin yung on, let's talk about the preposition on. On is used to refer to specific descriptions of time. Gagamitin natin to sa days, dates, and special days. Halimbawa, I will pay you on Tuesday. Sa sentence na yan, Tuesday is a part of the week or a day of the week, kaya on ang gagamitin natin. Another example is, we are going to celebrate our anniversary on June 10 this year. Sa sentence na yan, binanggit ko yung date, which is June 10, kaya ang preposition na ginamit ko ay on. Kung eksaktong date naman yung gusto nyong banggitin, for example, June 10, 2020, of course, on pa rin ang gagamitin nyo sa sentence na yan. For special days, katulad ng sinabi ko kanina, kapag dinuktungan ninyo na yung, for example, Christmas, ng word na day, on ang gagamitin natin doon. I will be giving my gift to her on Christmas Day.
Another example is, she was born on Valentine's Day. Next is, we're moving to a new house on Christmas Eve. I have an exam on my birthday. Madali lang, right? Now, let's start with a quiz. Perfected the quiz, congratulations! Kung hindi naman, baka kailangan mong panoorin ulit yung video and retake the quiz. Thank you very much for joining me today, and I hope to see you again in my next video. Bye-bye!